Itong araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo ay magsaya. Magbilay tayo ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas na kung saan ang mga publikano at makasalanan ay nagsilabit upang makinig kay Jesus. Kaya naman tumaas ang ilay ng mga eskriba at pariseyo dahil sila dapat ang inuuna ng Panginoon. Dahil sila ay tagasunod, sila ang taga-gawa ng batas na inaatas ng Diyos para sa kanila. VIP sila dapat at hindi dapat inuuna ang mga makasalanan. Pag nilaya natin ito, kuminsan ba meron tayong ugaling eskriba at pariseyo na kuminsan tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit po inuna nyo ang taong ito? Bakit po mas nabibless ang ibang tao? Mas madalas po at na ako ay nagdadasal, nagsisilbi, ako po ay nagsisimba, subalit ang blessing na pinagdadasal ko ay wala pa. Kuminsan ba nakifeel mo na bakit inuuna ng Panginoon ang mga taong hindi karapat-dapat biyayaan? Huwag tayong maging parang eskriba. Huwag tayong maging parang mga pariseyo na kung saan insecure kung paanong nagbibigay ng biyaya at atensyon ang Panginoon. Magandang maging para tayong mga tao sa talinghaga na sa halip na mainis, na sa halip na mainip, ay ilapit ang mga taong nawawala. Hanapin ang mga taong nawawala. Yon ang pinakamagandang gawin. Ilapit ang mga taong nawawala. Hanapin upang mas maging kaaya-aya tayo sa mata ng Panginoon. Mas mabibigyan tayo ng atensyon ng Panginoon dahil naglalapit tayo ng mga taong nawawala at hinahanap siya. Yan ang paglilayan natin ngayon sa Ebanghelyo. Huwag parang maging eskriba, huwag feeling VIP, dahil ang nais ng Panginoon, unahin ang mga taong nawawala at tulungan natin siya ibalik ito at mailapit muli sa Kanya.